Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa tayo ng no-bake and no-steam na brigadero cake. Ayan, nasigurado pong magugustuhan nyo at pwede nyo rin pong gawing negosyo. Para po sa kumpletong listahan ng mga ingredients, please check the description box below. Simulan na natin! Para po sa kumpletong listahan ng mga ingredients, please check the description box below. So, ito po ang mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating custard filling. Dahil ito po ang una nating gagawin para po mapalamig natin ito ng gusto habang po ay nag-a-assemble tayo ng ating chocolate cake. So, ayan, meron tayo dito dalawang egg yolks, 1/4 cup ng cornstarch or corn flour, meron tayo dito 1 can of 390 grams na condensed milk, 1 can of 370 ml, ng evaporated milk, and 1 pack of 250 ml ng all-purpose cream. So, sa ating saucepan, ilagay po natin ang ating dalawang egg yolks. And then, ang ating pong evaporated milk. Tsaka po ang ating cornstarch. Haluin lamang po ito mabuti hanggang sa matunaw po ang ating cornstarch. Hindi po naka-on ang ating apoy. Ito po ay naka-off pa lang. Mamaya po natin ito isasalang. So yan, kapag po natunaw na ang ating cornstarch, ilagay na rin po natin ang ating condensed milk. And then, haluin po natin ito. So ayan, kapag fully combined na po siya, i-on na po natin ang ating kalan in low heat. Kapag naka-on na po ang ating kalan, dapat po ay hindi natin tinitigilan ang paghalo. So kapag ganyan na po ang consistency ng ating custard, ayan, ilagay na po natin ang ating all-purpose cream. Then, haluin lang po ulit ito. Ayan, so kapag ganyan na ang kanyang consistency, patayin na po natin ang ating apoy. And hayaan po natin itong lumamig bago po natin ilagay sa ating mga chocolate cake. Para po sa ating no-bake and no-steam na chocolate cake, ay gagamit po ako ng fudgy bars. Ayan, so meron din po akong 750 ml na container tub. So, ayan. So, simulan po natin ang pag-assemble.
So, ayan na nga yung mga na-assemble natin na mga chocolate cake. So, ayan, nilagyan ko po na yung mga gilid-gilid niya para hindi po mag-flow sa baba yung ating custard filling. So, ayan, gumamit lang po ako ng fudgy bar cake. Nasa inyo rin po yan kung gagamit po kayo ng ready-made na chocolate cake. Pwede po kayong mag-bake, pero po kung hindi pa po kayo ganun ka-confident na mag-bake ng inyong mga chocolate moist cake, ayan, or wala po kayong gamit sa pag-bake pa lang, pwede po ito sa inyo. So ayan, maglalagay na po tayo ng ating custard filling. So, eto na nga po yung nagawa natin or nalagyan na po natin ng custard filling. So, ayan, gagawin na po natin ang ating last layer, which is ang ating chocolate ganache. So, ayan, meron tayong 2 cups ng chocolate. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand. Pwede rin po yung Goya or yung Fuji or yung mga chocolate bar na nabibili po sa ating mga grocery. And then, meron po ditong 3/4 cup ng Evac milk. So, yan. So, sa ating pong saucepan, iyon po natin ang kalan. And ilagay po natin ang ating Evac milk. Hintayin lang po natin ito hanggang sa kumulo. So kapag kumulo na po ang ating evap milk, patayin po natin ang kalan at ilalagay na po natin ito sa ating chocolate. Yan, so ilagay natin ito sa ating chocolate. Hayaan lang natin ito ng 1 to 2 minutes para po medyo mag-melt or medyo matunaw ang ating mga chocolate chunk. After 1 or 2 minutes, ayan po, ihahalo po natin ito para mag-fully combine ang ating chocolate at evap milk. So ayan, eto na po ang ating chocolate. Maglalagay na po tayo sa ating mga brigadeiro cake. Then, maglalagay po ako ng toppings na chopped chocolate. Ito po ay optional lang. And so, ayan. Ganyan na po siya. Ito na po yung mga nagawa natin na no bake and no steam na brigadeiro cake. So ayan, nakagawa po tayo ng 6 na 750 ml in tub. Ayan. So tara na pong tikman. Bago po tayo mag-taste test, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and click the notification bell para po ma-notify kayo sa susunod kong uploads. Mm.
sarap po niya. Hindi rin po masyadong matamis. Pati po yung kanyang mustard filling, hindi po ganun tatamis. And then, ang ginamit ko po kasi na chocolate for our ganache is semi-sweet na Fuji chocolate. Ayan po. Sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo ng konting kaalaman at sana ay masubukan niyo po ang recipe na ito. At kung meron ka pong comments and suggestions and request po na recipe, please feel free to comment down below. Thank you so much for watching!